Good morning, it's May 26, ika-apat na araw natin at unang araw natin dito sa Cebu. Actually, ma. Dito tayo sa Kutaan Man. Actually, bridge to na dinadaanan namin. At susubukan namin tignan kung anong meron. Actually, yun nga, bridge. So, ibig sabihin, after the bridge, sa ilalim ng bridge, merong dagat. Diretso lang daw, sabi ni ate, nagtanong sila kay, na hindi niya yata naintindihan. Pero usually, dagat na nga. Ayun o, may barko. So, at least, pinuntahan natin yung isang bridge doon na dinaanan namin kahapon. At dito naman, yung isa pang bridge. At so, ito yung tulay na kung saan dumaan yung barko sa ilalim, no? Hindi ko alam kung anong tawag sa tulay na yan. Pero makikita natin, may nakadaong na barko. So, andun yata ang pier. Tapos dito yung lugar na kung saan tayo naglalakad ngayon. Ito yung area na kung saan ay may mga tao or city. Actually, ito rin, tulay din siya, no? So, hindi ko alam kung anong meron. Pero at least, nakita na natin. So, tama na, uwi na tayo. Nakita na natin. Hindi. So, libutin pa rin natin ang lugar na to. So we are here now at Cebu, and I don't know what exact place is this, but I know I am here in Lapu-Lapu City, our very first hero to defend us from our colonizer who killed Ferdinand Magellan, and I would like to take this opportunity to pray for peace. So let us pray for peace. One power in the universe, and we are the perfect manifestation of this power, and for as such we pray for peace. We pray for peace, we pray for love, and we pray for stability. We pray that all the people around the world to embrace peace. Peace that promotes justice, justice that follows discipline and orderliness. Discipline and orderliness as a result of understanding, and understanding as a product of knowledge, and knowledge as a fruit from the seed of love. O great divine spirit, we come before you, your children, and ask you to bless us with courage, bravery, strength, and endurance, so that with these blessings we may overcome all forms of evil, fear, hatred, terror, violence, warfare, and wars around the world. By the power of love that give us life, may peace prevail on earth. By the power of love that give us life, may peace prevail on earth. We all manifest peace by our will, with aiming no harm to anyone, and it is so, so mote it be. Actually, I don't have any idea what kind of place is this. I know this is a body of water, this is a river that connects to the sea, because on that bridge, if you could see, that is the bridge that we have passed through when we are riding the boat. So I hope that this prayer will touch your heart and move you to pray for peace every day. So until then, bye! So ayan o, merong mga nangingisda. At konti lang yung isda na huli ng isa ni Kuya na nakausap ni Lakay. Pero, ganun pa man, pang ulam daw nila yon. So, ganun pa man, nagsisikap pa rin sila na makahuli. No? At least, malaking katipiran kung meron silang mahuli na isda dito. Sana nga, no, ipagdasal natin na ang lahat ng karagatan ay buhay. Pero yun nga, no, buhay ang karagatan,
pero may mga korporasyon na nandito sa ilog, at sana mapanatili pa rin nila ang kalinisan ng ilog dito sa Cebu, hindi tulad sa Maynila, no? So makikita natin na ang buhay ng tao ay nakasalalay pa rin sa karagatan, sa ilog, at sa kalikasan. Kung meron kang kakayahan na makahuli ng isda, at kung may isda sa kailugan o karagatan, malaking katipiran yon sa pamilyang Pilipino. At sana nga, no, ang problema natin na naririnig eh meron tayong sariling dagat, pero pinagbabawalan tayong manghuli sa ating sariling karagatan. Sana bigyan tayo ng tunay na kalayaan pagdating sa karagatan. At sana sa Panginoon ng karagatan, ideklara niyo po na libre ang karagatan para sa lahat ng mamamayan ng sanlibutan, at hindi lang sa ariin ng iisang bansa lamang. Tulungan niyo kami, Panginoon, na palayain ang aming bansa laban sa mga buling bansa na maliitin ang aming teritoryo ng karagatan. Hindi ko po alam kung ano po ba ang nararapat para sa aming bansa, pero diwata ng karagatan, Amanikable, Amansinaya, Haik, at Dagat. Sinasamo ko po kayo na basbasan at pagpalapalain ang aming bansang Pilipinas. So, paalis na tayo dito sa ilog or dagat na ito. At may mga realization daw sila kay Lakay. Oh. Meron din ako, siyempre. Meron din ako. Tama ka, una. Ah, hindi ko masabing swerte eh. Kasi in terms of, sabihin natin na swerte, kasi nga lahat ng pagkain natin inaasa natin sa pera at binibili natin sa pamilihan. Pero dito nakita natin si Kuya na nandoon, noon nakausap nila kay, na nanguhuli ng isda. At yung sinasabi nilang swerte ay nakasalalay sa unang generation ng pamilya. Unang kasi bakit? Kasi masasabi mo swerte ka kapag ka laki mo eh hindi mo na naranasan ang hirap. Yun. Pero kung titingnan mo ang swerte eh pinagtrabahuhan siya. Hindi mo nga lang siya nasimulan kasi may nagsimula lang ibang generasyon. So ang gagawin mo na lang, i-maintain siya. I-maintain. So, ibig sabihin talagang nila, we should be grateful pa rin sa ating mga magulang na siya nagsimula, di ba? So, sila yung tumapos ng kahirapan. So, ngayon, ang gagawin mo, i-level up at i-maintain. Parang naisip ko, kasi medyo naabutan ko din yung sa family history namin, hindi naman kami mayaman. Kasi nag-aano din sila, para nagsasaka dati. Tapos mama ko din, nagbi-business siya. Kasi nangungutahan kami hanggang sa nakabili siya ng sarili ng property. At ngayong paedad na, pinaayos na lang natin, di ba? So parang ang naisip ko, maswerte ako, pero hindi ako yung unang naghirap, kundi yung family. So ang swerte, nakasalalay siya sa first generation. So kung nasa mahirap ka ngayon, kailangan mong i-break yon para yung susunod mong lineage hindi na siya ganun kahirap. Alam mo, sa topic na sinabi mo about swerte, napag-isipan ko yung lucky charm, no? Yung mga lucky charm. So parang pag gagawa ka ng lucky charm, kaninong ancestor mo to nakalink, no? So parang andun pa rin yung blessing of the ancestors, no, sa mga anting-anting agimat, mga pampaswerte natin sa buhay, na yung swerteng tinatamasa natin ngayon eh hindi talaga magic na biglaan na lang darating. So pinagkakalob to sa atin ng ating mga ninuno. Although kung sasabihin mo naman na ang ating mga magulang eh tamad o wala, I think hindi dahilan or walang magulang na talaga magtatamad-tamaran para sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak. Dahil sa simula ng buhay na tayo ay nag-exist, no, nag-e-effort na po sila para sa atin, para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, magandang buhay.
And for me, I am so grateful to aking nanay at tatay dahil sabi ko nga kay Lakay, at this age, 46 years old, yung parents ko ay stable na, nagkaroon na sila ng sariling bahay, nagkaroon na rin sila ng mga anak, at napalaki nila. Actually, napag-aral nila kami, ate ko, ako, si Joanne at si George, no? Pero kami na ngayon ang dapat gumawa ng aming sariling swerte. Isa ka yung ano, naalala ko lang din, yung, di ba yung mga tao na sisisi nila, buhay nila kasi mahirap sila ngayon. Pero buhay sila at malakas. So ibig sabihin, yun yung nakampana ng magulang, yun yung kakayahan ng mga magulang to survive yung life or maintain yung life nila. So ngayon, kung hindi ka nakapag-aral, ibig sabihin, yun na yung limitation ng ano, ng kakayahan ng isang tao. So ngayon, kailangan gamitin ng tao mismo yung parang present existing niya, yung luck niya, para ma-continuous kung ano yung luck na nagawa or na i-manifest nung naunang generasyon. Kasi kunyari, ang swerte mo, eh, i-survive lang ako sa pangkain araw-araw, hanggang dun lang. So ngayon, kailangan kong gamitin yung luck ko kung ma-discarte ako para matulungan ako sarili pa sa ikaw. So continuous. So dito sa conversation nito, Lakay, parang nagkakaroon ng equivalent word ang luck into power. Na bawat isa sa atin ay may sariling luck, may sariling swerte, at ang bawat isa sa atin ay may sariling kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yon na sinasabi natin ay ito yung strength or kakayanan mo, ito yung buhay mo na nasa katawan. Kung paano mo gagamitin ang iyong buhay ay nasa sa iyo yan. So kung gusto mong mapaayos ang buhay mo, gamitin mo to. Gamitin mo ang lakas. Paano yun? Gamitin yung isip mo at saka yung damdamin mo. Isip, damdamin at lakas. So ito yung combination ng ating kapangyarihan. So punta na tayo sa susunod na destination natin kasi ang ngawit ako. Wala akong tripod. Kamay-kamay lang. So see you to our next destination. Ha? Bye! Ayan, noon lang ulit. So nakasakay tayo ng Grab at tayo pinick up ni Kuya. Pupunta tayo ng Mactan Shrine at bisitahin natin si Lapu-Lapu. Dito na tayo sa Lapu-Lapu Mactan Shrine. Kasama natin si Lakay. Tara, pasok tayo sa loob at libre lang daw ang entrance. So, dito na tayo sa Lapu-Lapu Shrine. Kung makikita nyo, may mga maskara ni Lapu-Lapu. Pero inside ay no good morning. Ayan, no smoking sa loob. So, ito yung Mactan Shrine. So, libutin muna natin. So, makikita natin dito, I love Lapu-Lapu. No? So ang ganda ng lugar at within meron pang mga mushrooms at merong pa picture taking na anong tawag dyan? Parang heart, and there you go,
makikita natin. Ayun na, si Datu Lapu-Lapu. Meron tayong kasamang volunteer guide. So pinapayungan sila kay... Oh, meron ditong monumento na makikita natin. Basahin natin. So dito daw talaga niya pinatay si Magellan, sabi ni Kuya. So dito, Lapu-Lapu here on the 27th of April, 1521, Lapu-Lapu and his men repulsed the Spanish invaders, killing their leaders, Ferdinand Magellan. Thus, Lapu-Lapu became the first Filipino to have repelled European aggression. So makikita natin dito na talaga ang digmaan or yung Battle of Mactan ay nangyari sa dagat. So maaring masasabi natin ang lahi ni Lapu-Lapu ay isa sa mga urang laut. No, kung naalala niyo yung ating history class na may mga uri ng tao during the Srivijaya Empire, merong mga marinero, no, mga marine people na tinatawag na urang laut. So makikita natin na talagang ang mga kalahi ni Lapu-Lapu ay nakipagbaka talaga sa karagatan. Although mababaw lang yan, so nasa dalampasigan. The reason why yung urang, ang ibig sabihin ng urang ay tao at laot, ito ay dagat. No? So makita natin mga magigiting na mandirigma sa kasaysayan na ito. So punta pa tayo sa iba. Although iyan, kailangan ni Kuya ang ano. So Kuya Taga, ano daw ba ang chismis? Sige nga, chika, anong marites? Ito natagpuan yung katawan. Ito talaga naman tayo si Magellan. Ah, si Magellan. Oh, okay. Kasi dagat pa tayo noong siya. Oh, dagat pa nga daw to. So, narinig mo ba ang salitang urang laut? Ayun, dahil kasi parang ang sistema ni Lapu-Lapu ay parang panahon ng Srivijaya Empire. So, sila yung mga una bago ang mga Kastila, no? So, yung mga Hindu Buddhist. Kaya maraming, may mga Buddhist ba dito? O mga Hindu temple? Hindi mo na alam, no? Pero merong Naga Street. Naga Street. Merong Naga Street. So, yung salitang Naga, ibig sabihin ahas. Daang ahas, no? So, history siya. Dahil kasi nga, gawa nga na ang Cebu ay nasa, parang sentro siya ng maritime industry. At sasabi ni Kuya, hindi daw si Lapu-Lapu ang nakapatay kay Magellan. Sino daw? Kundi yung tauhan daw niya. So sino ba si Lapu-Lapu? Oo, yun. So siya, kasi siya yung leader? Hindi, kasi nga, yun nga. Usually, pagka leader, parang yung credit nasa kanya. No? Pero, anyway, yun pa rin yung naging kasaysayan. So, Reina Isabel II, 1866. So, talagang pinatayo ang marker na to ni Magellan sa karangalan ng Reina ng Espanya, si Reina Isabel. At alam naman natin na ang Pilipinas ay kay King Philip, no? So sabi, Glorias Españolas. So hanggang ngayon ay nandito pa rin yung karangalan ng Espanya. So sariwang-sariwa pa sa alaala ng ating mga Cebuano, no? So a Hernando de Magallanes. So hindi pala Ferdinand, dapat Hernandez. Hernando eh. So yun ang nakasulat. But anyway, libot pa ulit tayo. So tingnan natin. Ako'y talaga nagsasolo. Iniwan ko na yung volunteer tour guide, no? So tingnan natin itong marker na ito. Ito ay munting kasaysayan ni Ferdinand Magellan, no? Fernando Magallanes is sinira sa Portugal. On this day, tayo ay parang alamin lang natin yung kasaysayan ni Lapu-Lapu at Ferdinand Magellan. At bukas naman ay titignan natin yung Santo Niño na sinasabing ipinagkaloob ni Magellan kay Reina Juana. Ito ang magiting na bayani ng Mactan, si Datu Lapu-Lapu. So medyo ang energy, medyo naiiyak-iyak ako.
na nandito ako sa harapan. So si Lapu-Lapu, isa sa mga pinuno ng Mactan, nandigang nagsasarili at malaya ang kanyang bayan mula sa kapangyarihan ng hari ng Espanya, at hindi kinilala ang pagtalaga ni Fernando Magallanes kay Raja Humabon bilang pinakamataas na pinuno ng Cebu at Mactan. Pinangunahan niya at pagtatanggol sa Mactan mula kay Magallanes April 27, 1521 sa pamumuno niya na patay ang mga mandirigma ng Mactan si Magallanes at 8 nitong kawal kasama ang 4 na tauhan ni Humabon. Tumanggi siya sa pakiusap ni Humabon na ibigay ang bangkay ni Magallanes sa ekspedisyon. Binantaan niya si Humabon na sasalakayin ang Cebu kung hindi makikiisa sa pagpaslang sa nalalabing kasama ni Magallanes sa Cebu 29th of April 1521. Bilang tugon, isang piging ang hinanda ni Humabon sa Cebu, at doon pinatay ang mga pinuno at ilang kasapi ng ekspedisyon noong May 1, 1521. So iyan ang marangal na dato Lapu-Lapu. So napakaganda ng kanyang energy at handa niya tayong ipagtanggol. Sana no. So nandito tayo sa Mactan Shrine, at nung tinignan ko kung nasan tayo sa map, teka lang, ito yung nakita ko. Tingnan ninyo, ito, nasa dagat tayo. Ibig sabihin, yung pin natin, yung blue dot na yan, ay dagat. At ito ay lupa kung saan ako ngayon nakaupo. Pero originally daw talaga, ito ay yung dagat. Dito, on this exact spot, ay nagkaroon yung Battle of Mactan. Dumaong ang barko ni Ferdinand Magellan at nakipaglaban si Lapu-Lapu at kanyang mga tauhan. Although kanina, merong issue na kaming isinasolve nila kay na bakit si Lapu-Lapu ang nakilala at hindi yung taong pumatay, yung tauhan ni Lapu-Lapu. Dahil kasi yun yung chika, yung Marites ni Kuya na nag-tour guide sa amin, na talagang tauhan ni Lapu-Lapu. Ang sabi ko naman, eh kung kilala niya, anong pangalan? At yun ang nakakalungkot, dahil kasi hindi na isulat yung pangalan. And usually, parang ganun yata ang hierarchy of command. Kung sino ang leader, kung tao mo ang nakapatay, so yung leader ang makikilala. So yun lang. So go to next vlog tayo. Nandito pa rin tayo sa Cebu. Lapu-Lapu City, Mactan, Cebu. At ang plan natin ay gumala-gala. Kung saan, ay abangan nyo mamaya. Pero, kagabi, bago kami ako matulog, no, tumawag ang tatay ko, nangangamusta. So, nagluto daw siya ng tinola para sa akin. Nag-abang siya sa airport para sunduin ako. So, frustrating gawa nga ng maling false news. Although, binalitan naman po sa TV na mayroong bagyong agon. Kaya nga lang, ang sitwasyon ay maaraw doon sa Siargao. But then, kinansel pa rin ang flight natin ng Cebu Pacific. Supposedly, kahapon po tayo umalis, alas 12 ng tanghali ng May 25, at dapat nandun tayo sa Siargao ng alauna. But then, hanggang ngayon ay nandito pa rin tayo sa Siargao. At ang ginawa ng Cebu Pacific ay rinibook ang flight natin ng May 28. Yun din yung araw na dapat uwi tayo ng Maynila. So instead of staying in Siargao right now, ay nandito tayo sa Cebu at hanggang May 28 tayo. So meron tayong araw ngayon, 26, 27, gala-gala, at umaga ng May 28, dun pa lang tayo pupunta ng Siargao. At the same time, naapektuhan din ang booking natin sa Agoda sa Tres Islas Resort, at hanggang ngayon ay on process pa rin. Dahil sabi ng Agoda, ay aayusin nila ito within 24 to 48 hours. I hope tonight makareceive tayo ng report from Agoda kung ano ng ating status sa ating booking. Although hindi ko siya kasalanan, gawa nga na may unforeseen event na kinansel ng eroplano ng Cebu Pacific ang ating flight due to weather. At kausap ko naman ang mga taga Cebu Pacific, dahil wala silang magagawa
dahil unforeseen event daw ang pagkakaroon ng bagyo, kaya nila kinansel yung ating flight. So nagtataka lang din naman ako na bakit nila kinansel. Sabi ng mga airport staff ng Siargao, dahil kasi pinsan ko si Daday Rose Kumon, siya ay nagtatrabaho sa airport ng Siargao, no, only Cebu Pacific lang daw ang nag-cancel ng flight. Ang Philippine Airlines at saka yung Sunshine Air ay tuloy-tuloy pa rin ang biyahe. At actually ngayon, according to Cebu Pacific, ay merong biyahe ang Cebu Pacific, yung aeroplano na dapat na sasakyan ko ng 11 o'clock hanggang 12 noon ngayong araw. Kaso, hindi ako in-inform, hindi pa rin tayo in-inform ng Cebu Pacific na pwede na tayong sumakay ng aeroplano para makapunta na tayo ng Siargao. Ganun pa man, no, ito ay maaari sa maling weather forecast, no? Maling weather forecast na hindi nakita ng pag-asa na ang bagyo ay magdadala lang ng hangin or whatever. I don't know kung ano ang patakaran sa pagpapalipad ng aeroplano, at iniisip lang siguro marahil ng Cebu Pacific ang kaligtasan ng kanyang mga pasahero. Pero sa nangyari kasi is nagkaroon ng domino effect ng chaos, no, ng mga pagkakamali. So nag-cancel ang flight, naapektuhan ang aking booking, ang aking hotel reservation, gayon din naapektuhan din yung pagbalik ko ng Maynila. So nakakalungkot lang na may mga ganitong pagkakamali, at ang pagkakamali na ito ay hindi ko lahat isisisi sa Cebu Pacific, no? Hindi ko lahat isisisi sa Cebu Pacific. Maari din natin sabihin, ibaling ang pansin sa weather system natin, sa pag-asa, na hindi siya talaga nagbibigay ng pag-asa, no? Nagbibigay siya ng sama ng loob. Sumama na ang loob ko sa Cebu Pacific, sumama na rin ang loob ko sa pag-asa. Pero ganun pa man, enjoy na lang muna natin ang ating stay dito sa Cebu at